Morning mga kalapatids. Araw ng Sabado. Gagawin natin is magpatuka at maglinis ng loop. Sobrang dumi na naman ng loop natin. Tsaka ipapa loop line natin to si Pula, pati yung dalawa na hobby natin, si Baliling at saka si Black Grizzle. So paano guys, patuka muna tayo, after nyan viewing ko sila and then paronda yung dalawa, tapos nun linis tayo ng kulungan. Tara guys. And guys, ready na yung patuka nila, so lagay na natin. Chak, gutom na tong mga to eh. Lagi naman silang gutom eh. So yan. Yan guys, sobrang dumi na oh. Ilang araw pala nakakalipas. Lalakas sila magsitae. Sipula, malapit na matapos yung paglulugo niya. Pag natapos na yung paglulugo niya, hindi ko siya dyan isasama sa pagpapakain. Uunahin ko siya, tapos saka na itong huli itong iba. Iba na yung patuka niya kasi mag-i-start na nga pala ng training ng Norte. So by the end or second week ng July. So malapit-lapit na yung guys. Ihahanda na rin natin yung ipanglalaban natin para sa nalalapit na North training. Sana guys, makapagpadulo tayo or makapag-finisher man lang. At least kahit paano meron na tayong certificate para sa kanila. Mukhang gutom na gutom ang mga kuloko yan. Sinobrang ko na yung patuka nila eh. So pag maghahanap pa yan, bigyan pa natin sila ng GMP3 pellet. Usually sa hapon ko lang binibigay yan eh, para magbili silang bumilog. Ang problema lang nito, itong sipula baka bumigat, kamarin na kumunta. Kaya papalitan ko na itong patuka ni Pula. Konti na lang, konting-konti na lang siya. Ayan siya. Kahit ang itsura niya. Konti na lang yung natitira niya na baby feathers. Yan, yan. Konti na lang. Ito, nagtataka ako guys, yan halos kaedad lang ng mga yan, ng puti yan, tsaka nitong bulutong, pero bakit sumisiyak pa rin ang kuloko yun? Binibinangusta ng magulang, pero ang lakas niyan tumuka. Yan lang. Ng tubig.
masyadong mainit kaya siguro sobrang uho ng mga to. Guys, ito na yung tatlo. Try natin parondahin. Dumapo agad yung isa. Di naman lumipad. Saglit lang tong dalawang to. Bababa na rin kaagad to. Ang baba ng lipad eh. Sumabay na si Balileng. Kaso lumihis ng dahil na. Atin na si Balileng. Lumipad na eh. Sa kabila. Ayan. Ayan siya oh. Brown. Ayun na, ayun na. Tumataas na sila guys. Tagal pa. Balileng. Kulang yung pakpak ni Balileng. Parang may butas yung pakpak niya. Ayan guys oh, makikita niyo naman oh. Sasabay na silang tatlo. Maganda magsabay silang tatlo kasi silang tatlo lang yung magkakasama na idilog natin eh. Ano? Hindi pa kasi sila familiar guys eh. Sa ngayon, araw-arawin na natin yan. Araw-arawin natin silang paronda yung babatakin natin sila. Unti-unti na silang bumababa. Ito na yung sipula. Oh. Oh, yan na sipula. Napagod na yata. Oh, hindi pa rin. Tumuloy pa rin. Nahatak ng dalawa. Tapos ito guys yung pa-viewing natin. Oh, yan sila. Dalawang linggo ng pa-viewing niya. So pagka medyo luminaw na yung mata nila, start na rin natin silang parondahin. Kaso dito ko lang muna sila pagagalain. Baka tipang ko muna yung pakpak nila para maging familiarize sila dun sa trapdoor nila. Although okay na yung trapdoor nila, yung trapping sila eh. Pag gutom, sobrang bilis pumasok eh. So kailangan pa rin nila na masanay ng masanay sa traffic. Guys, salamat sa panonood ng Kamandang TV channel. Natapos na naman po ang isang araw natin para sa Sabadong ito. Ang ginawa natin is nag-viewing tayo ng mga young birds and then nagpa-ronda tayo ng tatlo nating entry sa north and then naglinis tayo ng kulungan at patawa tayo. So salamat guys sa oras na binigay nyo. Siya nga pala, shoutout sa Batang Tramo na sina Ken Ken, Stephen, Justin Uwak, Jerome, Hannah May, Chonglay and Kidoy and kay Andrew Sapanta ng Ternate, Cavite. Boss, thank you sa panonood. And then kay Ray Igne ng Qatar sa tropang Kuwait. Salamat guys.
And keep on watching Kamandag TV. God bless and happy flying.